guys, welcome back to another vlog. So it's a Monday today and nandito tayo sa SM North EDSA ngayon dahil mag-apply tayo ng visa for Japan. So dito kasi yung pinag-applyan ko guys, ang pangalan ng travel agency is Attic Tours. Siguro yung iba sa inyo alam na or kilala na sila, no? Kasi isa sila sa mga matitibay na accredited travel agencies for Japan. So katulad ng Rally Tours, no? Yung Rally Tours kasi wala yun yata dito sa SM North. Ang meron lang nun sa Mega Mall, sa Makati, tapos sa Laki Chinatown. Pinili ko tong Attic Tours kasi dito na ako nag-apply ng Japan visa before nung nag-usaka kami nung sister ko. Kaya sabi ko, kung mag-apply ulit ako ngayon, dito na lang ulit, di ba? Kasi sanay naman ako sa process, alam ko na, although I'm not sure kung baka may nabago dun sa application process, no? But yeah, yun ang gagawin natin ngayon. After work, dumiretso ako dito sa SM North EDSA para mag-submit ng mga requirements for Japan visa. Alam ko multiple visa na yung a-applyan. Ganun yata kapag galing ka na sa single, no? Hindi ko lang sure, pero tignan natin pagpunta natin doon sa Antique Tours. Dito talaga ako nag-intro kasi nagandahan ako dito guys. So may pa Christmas lights na si SM North EDSA. So Pasko na dito. Kumain lang akong donut saglit sa Starbucks kasi hindi ako nagmerienda sa office. So pupunta na tayo doon sa Antique Tours. Let's go! Nagali tayo guys, no? Kakauwi lang natin kagabi from Bohol. Pero maaga naman ako nakauwi, mga 10:40, di ba? Yung tansya ko, tama naman. 10:40 na sa bahay na ako. So, maaga din naman ako nakatulog kagabi and okay naman ang tulog ko kagabi and maganda naman ang gising ko kayo ng umaga. Tapos, pagising natin kayo ng umaga, syempre pumasok tayo. Tapos, after work, 5:30, nag-out ako. Dito na tayo ngayon sa SM North EDSA. So, tara, lakad muna tayo sa Annex. Kasi sa Annex located yung ano travel agency. Although, kailangan kong tumaan pala ng photo line ba or what? Kasi magpapapicture tayo dahil wala na akong updated na passport photo. Tama ba ang tawag? Passport photo. So yun, papapicture muna tayo. Pero alam ko, doon din banda, pwede tayong magpapicture doon. So nakalabas na ako dito. Hindi pala Annex, guys. Mali ako. The Block pala. Nasabi ko yata kanina sa Annex located yung travel agency, no? Pero hindi. Sa The Block siya, guys. Nakita ko na yung photo line. Ay, nag-hello ba siya? Hello! Nakita ko na yung photo line ko. Ay, hindi. Magtanong muna tayo sa Attic Tours kasi baka mamaya sarado na guys, no? Tapos matagal na tayo sa pagpapicture. Tingnan natin kung hanggang oras ba sila. Hindi ko pala na-research kung until what time sila. Pero kung mall hours, hanggang 10 sila. Pero kung hindi naman, baka hanggang 7 lang. Let's see. Ito na siya guys. Attic Tours and open pa. Yehey! Talong natin kung gaano oras sila para makapagpa-picture muna tayo. Ayan. Nakapagtalong na ako sa loob and hanggang 8 PM sila. 6:40 pa lang. So, matagal pa. Pa-picture na muna tayo dito sa may photo line kasi kailangan ko ng passport photo. Ah, passport size photo pala. O, oh, diba? Ganun lang kabilis, guys. 90 pesos siya. Ito yung package niya. Ayan, option 4. Ang kailangan ko kasi yung passport size ko. So, ito yung kinuha ko. 90. 15 to 20 minutes lang daw. I-edit ni Kuya. Ayan. Ayan, ina-edit na yung mga imperfections sa mukha ko, guys. Mga blemishes. Char. Got it! Photo line! Hashtag not sponsored, of course. Tara na, tatawid lang tayo dito sa Attic Tours. Malapit lang naman. Yan yung Attic Tours, oh. Yan. Dito na ako sa loob, guys. And pinasa ko na kay ate yung mga dala kong requirements. Nilalibli niya na. So mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung mga sinabit kong requirements. Yan na, guys. Nag-fill up na tayo ng application form. Yan, handwritten. Tapos bigyan ako ni ate ng isang form na request for a multiple entry temporary visitor visa. Ayan, mamimili ka dyan. Tapos maglalagay ka ng reason mo why you need a multiple entry visa. So ayan, pasa na natin ito kay ate. I-review ko lang saglit sa team passport ko. Ayan o, may tatak na ng Attic Tours. Kasi dito ako nag-apply before. And then, binigyan niya ako ng form na to. Yung mga requirements na sinubmit. Tapos request multiple. Ito yung babayaran natin guys. 1680 yung application fee. Tapos plus 500 pesos kapag may request ng multiple. Forward mo natin yung application.
application niyo po, sir, kay Japan Embassy sa Wednesday na po. Mm-hmm. And then 1 to 2 weeks processing, sir, depende po yun sa pag-verify ng documents. Minsan mabilis, minsan po matagal. So naka-decision po yun kay Japan Embassy. Lahat ng documents, maliban sa passport, wala na pong babalik. Either mabigyan tayo or hindi, discretion ng Japan Embassy, hindi po sa atin. So after 1 week, sir, wala pa kang ma-receive na text galing sa amin, follow-up na po kayo dito. Tawag lang po sa telephone number mo, bye, kasi hindi rin po kami nakapag-interview ng text. So upon claiming, sir, ikaw lang po pwede mag-claim, bawal po ibang tao, kahit mag-provide ng authorization letter, hindi po namin ina-accept. So ito lang po yung dadali niyo po. Kung nandito na yung passport or may mga additional requirements si Japan. Thank you. Alright, nakalabas na ako, guys. Ayan ang ating tours. Ayan, ating tours, Japan Visa. Wish me luck. Sana makapasa tayo. And sana mabigyan tayo ng multiple. Pag hindi naman tayo makapasa, sana yung matanggap natin ng maluwag sa damdamin. Okay, sige. So ngayon, mag-withdraw muna ako kasi naubos yung cash kong dala dahil cash yung pinabayad ko. Doon di sila nag-accept ng card or bank transfer. So i-share ko lang na mabilis kung ano yung mga sinabit nating requirements doon sa ATIC tours. Number one, syempre, ang passport natin, hindi pwedeng makalimutan. Next is yung application form. Yung application form, hindi ko na siya fill upan bago ko pumunta ng ATIC tours. So doon ako nag-fill up, nag-provide naman sila ng form, tapos sinulatan ko na lang, handwritten na black ball pen. Tapos nag-require sila, guys, ng birth certificate na PSA and marriage certificate na PSA din for first time applicants. Pero since ako hindi na ako first time, hindi na natin kailangan mag-submit nito. Next na sinubmit ko is yung itinerary in Japan. So nag-plot na ako ng itinerary kasi nire-require ni Japan Embassy yun, guys, na mag-submit kayo sa kanila ng magiging itinerary nyo kung pupunta kayo ng Japan. So nag-plot na ako ng itinerary. Ang nilagay kong intended stay sa Japan ay 5 days. Next na sinubmit natin is yung bank certificate. So nagpagawa na ako ng bank certificate sa bangko ko, guys. And piniprint lang yun. Next is yung income tax return ninyo. So meron na rin akong income tax return na hingin ko na yan sa aming HR admin. And yun na yung pinasa ko. Tapos kung may guarantor kayo, kailangan nyo ng guarantee letter. Tapos proof of relationship ninyo sa guarantor ninyo. Like for example, birth certificate. Tapos kailangan din ng bank certificate ni guarantor. Tapos photocopy din ng income tax return ni guarantor. Pero since ako, wala naman akong guarantor, ako lang din. So nagpasa na lang ako ng sarili kong bank cert and income tax return. So yun lang ang requirements, guys. Napakadali lang mag-apply ng Japan visa, no? Pinasa ko lang yun doon and nagbayad lang ako ng fee. And the waiting game begins. Ito na yung mahirap sa pag-apply ng visa, yung maghihintay ka kung approve ka ba o hindi. Pero sana, Lord, sana mabigyan tayo ng visa and sana ma-approve tayo for multiple visa. Hindi na muna ako kakain dito sa SM kasi nagluto si mama sa bahay ng chicken curry. So sabay na tayo kakain, guys. Nagmerienda naman ako kanina sa Starbucks ng donut. Pasko na dito sa SM, guys. Ha? Asa na yung video dito? Ah, yun. Sa dulo. Alright, mission accomplished tayo. Oh, nakapag-video na ako dyan sa video. Uwi na tayo, guys. Tatawid lang tayo dito sa kabila. Dito na ako sasakyan ng taxi. Pauwi at sa bahay na tayo kakain dahil may chicken curry sa bahay. I'm so excited to eat chicken curry. Hi guys, welcome back to another vlog. So Monday na ulit. Last Monday nandito tayo sa SM North EDSA, no? Galing pa akong work, guys. Dumiretso talaga ako dito sa SM North EDSA dahil today is the judgment day. Ngayon na natin makukuha yung passport natin sa ATIC tours. Last Monday nandito tayo, 'di ba? Kasi nag-apply tayo ng visa application sa ATIC tours. So ngayon, kukunin na natin siya. Actually, hindi nga sila nag-text eh. Ang ginawa ko, tumawag pa ako sa kanila. Kasi ikaw 1 week na nga ngayon. Although last Monday nung nagpasa tayo, holiday daw sa Japan. So parang Tuesday na nila na ipasa yung application. Tapos kanina, naisip ko Monday na pala ngayon pero hindi pa nagte-text. So sabi ko, tawagan ko na nga. Tapos nung tinawagan ko, sabi, for pickup na daw yung passport natin. So, ngayon natin malalaman, guys, kung pumasa ba tayo sa visa application and kung single or multiple visa yung nag-grant sa atin. So, tara na, alamin na natin ang resulta. So, punta na tayo sa ATIC tours. Ayan na, guys, palabas na tayo. Natatanong ko na yung ATIC tours. Ayan. Okay, let's go. Nakabahan ako, guys. Kabado, pero go lang. Kanina lang magsasubmit ng requirements niya. Pupunta po kayo dito bukas. Parents kasi niya, di ba? So yung
yung requirements niya with the new skill kami na magsasubmit. Pero kung personal na iwan siya. And then, check nyo dito, sir, sa website niya, sir, kung dun sa boxing niya po is yung sample siya. Okay. Ito po yung form of self-test. Kailangan na pre-validate ng DOPH, yung clinic or hospital kung saan siya magpapasok. And then, about naman kay urgent immigration, hindi na namin handled yun. Kaya na po tatawag kung ano yung mga report. Okay. Kung magagawin nito, sir, nagkabalik pa namin. Pwedeng picture lang po na lang. Nagahin, sabihin tayo ng multiple visa. So 5 years multiple visa. So yeah. Picture lang ko muna to. Ito din mga requirements. Alright. Mission accomplished tayo guys. Nabigyan tayo ng multiple visa. Buhapin ako kahit sa single entry lang. Pero we are lucky enough na mabigyan ng multiple visa. 5 years. So hanggang 2027 tayo pwedeng pumasok ng Japan. So yeah. Hello Japan.